Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong mid-month reading para sa araw ng February 15 to 28, 2023. This is a general reading. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Okay, so let's see. Scorpio, ano yung overall energy mo? Four of Swords. Nagpapahinga ka. You are healing. Maaring things are stressful noong mga nakaraang araw, noong mga nakaraang buwan. So ngayon, you're going to focus on just relaxing, healing, taking care of yourself. Yung iba sa inyo, magka-catch up ng tulog kung panay ang inyong pagpupuyat sa social media, sa Netflix. O, diba? So, ngayon, focus kayo. Yung iba naman sa inyo, maaaring nagkaroon kayo ng heartbreak nung nakaraan. So, ngayon, you are focusing on healing yourself. So, tinan natin yung challenge ninyo. Ano yung challenge? Relationships. The lovers. So, challenge ninyo yung relationship ninyo. So, maaring ngang you are trying to stay away from someone. Parang may iniiwasan ka. Ayaw mong kausapin. Mm-hmm. This can be a romantic connection. Yung iba naman sa inyo, mukhang ano, meron kayong commitment na iniiwasan yung gawin or meron kayong obligation na iniiwasan. So, tinan natin kung ano yung gagawin yung action. Ano yung action ng mga Scorpio? Uy, meron kayong gagawing action. Eight of Staffs. So, I think, nag-ano lang kayo, nagre-recuperate lang kayo. Binibigyan nyo lang yung sarili nyo ng sapat na oras at panahon para makarecover. Ayan. Pero, I think you will reach out sa person na to, makikipag-usap ka dyan. You know. Kasi baka maari ring tong person na to magre-reach out din sa'yo, makikipag-usap bakit ayaw mong makipag-communicate. Okay, so overall outcome, Seven of Coins. Meron ditong ano, parang hindi na talaga siya fulfilled or hindi na siya masaya sa ginagawa niya. Pwedeng hindi na rin siya masaya sa relationship niya. Kaya parang, alam mo yun, gusto lang niya munang pag-isipan kung ito ba yung gusto niyang i-pursue, ipagpatuloy sa buhay niya, itong relationship na to, itong trabaho na to. Maari kasing yung commitment na hinihingi sa kanya ng sitwasyon na to is too much, no? Parang hindi niya, yung tipong hindi worth it. Okay? As a Seven of Coins energy kasi, this is somehow kulang, no? Parang pinapaasa. Mm-mm. So, parang ang nakikita ko rito, baka kayo, merong taong pinapaasa ka. Pinapaasa ka sa relationship, pinapaasa ka sa trabaho, ganon. Son of Coins. So, medyo matagal pa to, no? If you are waiting for your person na mag-reach out sa'yo, kausapin ka, gumawa ng action, medyo matatagalan pa yan. Okay? Ayun. So, mas maganda na mag-focus ka na muna sa sarili mo. Kesa yung parang nagmumukmuka, wala kang ginagawa, tapos hindi ka productive, diba? So, let's see, ano pa? Leo. Ay, Leo? Ba't sinabi kong Leo? Baka Leo yung person nyo. Oops. Okay, knowledge. Let me connect above and below. Let the knowledge of ancestors flow. So, I think this is about yung pagkakaintindi mo sa sitwasyon. Yung kung ano yung obvious. Diba? Minsan kasi, yung iba in denial of the things that are happening around them. Na tipong kahit na hindi naman na nagre-reach out yung tao, iniisip lang nila na, uy, baka magre-reach out yon anytime soon. Or let's say, meron kang in-applyan na trabaho,
Tapos isang buwan na wala pang balik sa iyo, hindi pa ini-inform kung nakapasa ka ba o hindi, 'di ba? So minsan tingnan natin yung obvious. Beauty, ayan. 'Di ba? Sabi ko sa inyo mag-focus kayo sa sarili nyo. I have a form which is divine. I allow what is within to shine. Yes. Minsan kasi pinipilit natin yung sarili natin sa isang sitwasyon na hindi naman talaga tayo doon mas magiging successful or mas magpo-progress. Okay? Minsan kailangan nating maging alert, no, sa mga nangyayari sa paligid natin. Na parang kung ano yung mga ano, tinatawag dyan na mga messages, signs sa paligid mo. Mga senyales, no? So maging aware ka sa mga senyales sa buhay mo and focus on yourself. Number 4 is about stability. So focusing on having a stable mind, no? Mind, body and soul, no? Something like that, which will parang iyan yung maglalabas ng totoong ikaw, eh, no? Of who you really are. So let's see. Ano pa? Scorpio. Lady Bird, luck. All of your manifesting positive thoughts and visualizations have been heard. Yes. So, meron daw good luck na parating sa inyo, Scorpio. Minsan kasi, yung mga bagay na gusto natin, hindi natin nakukuha, maybe because it's not for our own good. Merong nakalaan sa atin na mas maganda, no? Mas makakabuti sa atin. And also, wow, field mouse, success. Sabi rito is, believe in yourself and dare to dream big, yes. So, success is going to find you. Okay? Minsan, we need to see the other side, no? Instead of parang chasing something na iniiwasan na tayo or hindi talaga natin nakukuha. Because there is something na para sa iyo talaga that is meant for you to have, no? Na kailangan mong i-embrace. Like for example, pinipilit mo, hinahabol mo 'tong isang bagay na 'to, pero iba talaga 'yung nakalaan sa iyo. So paano mo malalaman kung ano 'yung nakalaan sa iyo kung hinahabol lang hinahabol mo itong isang bagay na 'to or tao na 'to, 'di ba? Mm-hmm. So let's see ano pa sa money career finances ng mga Scorpio. Skilled. Investing on your skills is a great way to generate money. You can provide services using your expertise to build a stable income. Ayan. So meron ka raw skills. Actually, yung skills kasi natututunan 'yan, no? So maaring meron kang aalamin, no, na bagong skill na pwede mong pagkakitaan. And you also have nature. Sabi dito, it's time to enjoy nature around you. If you feel anxious about a situation in your life or career, take a walk and clear your head and be healed. Oh, diba? So maaring may disappointments around you pagdating sa career mo. So, isipin mo lang, ganun talaga minsan. Kung ano yung gusto mong makuha, mangyari, hindi mo nakukuha for some reasons, because maybe because you're not yet ready or there is something better for you. Kasi you are bound to success, eh, no? You know? Luck and success is for you. So, pagdating sa relationship naman, I think itong success na to na parating sa inyo, may kanalaman sa skills na aaralin nyo ngayon. Mm-hmm. Natin na natin sa love ng mga Scorpio. Okay. Friendship and twin flame. Ooh, okay. Twin flame energy, medyo mahirap na ano to, na usapin. But some of you might have a very close connection with a friend that is going to, pwedeng mag-blossom to into a romantic connection anytime soon. Just take what resonates, you know. Maaring ma-realize mo na, uy, in love ka pala. Mm-hmm. So, you have
Sun in Pisces in the 12th house. So there's going to be clarity in your situation. Ang 12th house kasi is something hidden. Maaring ito yung medyo complicated na house, no, sa astrology. But there's the sun. So ibig sabihin may illuminator, may nagbibigay sa'yo ng kaliwanagan sa mga bagay na ikaw ay naguguluhan, o di ba? Nagra-rhyme. So you have the sun in Aries in the first house. First house is about yourself. So ngayon, mas magiging assertive ka, mas magiging doer ka. So ibig sabihin niyan, ikaw mismo yung magsisimula ng pagbabago, ikaw mismo yung magte-take ng action. Mas magiging assertive ka in reaching your goals. Okay? And reaching whatever you want. So, nasa mga kamay mo yan. Okay? Para ma-unlock mo tong success and good luck. Okay? So, ayun yung reading for you, Scorpio. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again.